Hello! So welcome back po ulit guys sa ating channel, Stock Play. At ngayon po ay mag-update tayong uli sa mga top trending stocks sa PSE. And syempre, don't forget to subscribe sa ating channel and pakipress na rin po si bell button para palagi po tayong ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload natin kay regarding dito sa mga topics natin. Ayan. So don't forget to subscribe, ano? Tapos click all button. And kahapon is nakapag-upload na tayo mga REITs update to. So pwede nyo i-check guys. Okay, about technical and sa big picture tayo nag-focus dyan. Ayan. So let's start guys. Okay, unahin natin si dito. Ayan, silipin natin guys. Okay, for dito. As we see, okay, ano nangyari? Ayan, so medyo nag-rally ulit siya, ano? Kung papansinin natin. And same pa rin tayo ng target dito, guys. Dito. Sa 3, ano? Tingnan natin kung ano to. Kung magre-retest for breakout si dito, guys. Ayan, 3 kasi yung resistance niya rito. Strong resistance to. Ayan, tapos may confluence tayo dito sa may trendline natin na pababa, ano? Ayan. So let's see, since meron na tayong ano dito, ayan sa daily chart we have here, low, okay, tas higher, low, high, tapos, ayun, okay. So yung kasi yung ano natin, problem natin, higher, high, ano, okay, wala pa tayong higher, high. So as long as nagpiprint siya ng lower, low at lower, high guys, so still bearish pa rin tayo. Ayan, for now yun kasi maging struggle natin for dito, no. Ayan. And pag sinilip natin sa 4 hour chart. Ayan, so all same lang. 'Di ba? And sa part na to, so malakas yung kapit dito guys sa may support natin. 2.8 yung kanyang stronghold dito, no. Diyan sa may support niya. 2.8 guys. Ayan. So tignan natin kasi mukha siyang ano, no. Cup and handle pattern. 'Di ba? So eto si cup. Tapos maybe eto, no. Si handle guys. So let's see since wala pa namang breakout dito sa may ano natin. Sa may resistance na sinabi natin kanina. Ayan. So next po natin si LTG. Okay, so grabe din to, no, si LTG guys. And sa pagkakatanda ko si LTG is nagbibigay ng dividend. Ayan. So punta tayo dito sa daily chart. And syempre sa ating chart guys, is dinagdag na natin si 200 day moving average, no? Si 200 day moving average guys, okay, pwede nating pang filter out to na mga whipsaw. Okay, so dito, so pagka nasa baba yung candlestick guys, meaning bearish, okay, for now kung sisilipin natin, tingnan natin kung masusustain ba to, pero mukhang hindi eh, no? Since nag-retest to dito guys sa may resistance sa 8.88, malapit na sa 8.9, ano? Okay, so resistance to. And tignan natin kung mag-hold dito, malapit sa 8.7. Support 1 sa 8.7, tapos support 2 is nasa 8.6, 8.58, malapit dun, ano? So tignan natin kasi dito noong previous retest niya sa 200 day moving average nung August. Ayan, so hindi na sustain guys. And sa part na to, tignan natin kay LTG, ano. And overall, pag sinilip natin yung chart. Okay, so yan yung kanya itsura guys. Ayan.
sa lower time frame. Okay, check natin. Ayan, since nung nag-overbought to, we have here a lower high. Ah, diba? High, tas lower high. Low, tas ala pa tayo ditong confirmation, ano? Na bearish yung trend. Ayan, pero sa taas, we have here a lower high. Okay? And sa ano natin, sa price action, sa candlestick, guys, we have here higher high. So, it means parang nagpe-play out ngayon si bearish divergence. And as we see kay MACD, okay, so medyo nagko-converge right now. So, tignan natin kung mag-crossover to, no? Since tayo ay nasa lower time frame. Pero pagka bumalik tayo kasi sa daily, ayan, so medyo malayo pa. Yun nga lang sa may ano niya, sa may histogram is medyo sideways na siya rito. Ayan, no? Ayan. So next natin si green. Okay. And syempre, paki ano na rin guys, ano, paki-share na rin yung ating mga video and paki-like na rin. Maraming salamat po. So right now, dito kay green is still sideways since ano to nung April. So we have here a double bottom, ano, double bottom, tapos we have here retest. Ayan, kasi support na to, ano, tapos we have here low, tapos lower low, low, tas higher low, guys. So meaning yung support natin is andito, ano, sa 1.5 something. Okay, pwede natin i-consider yan. Tapos yung resistance andito, guys. Ayan, sa 1.7. Then we have here a confluence sa ating 200-day moving average. Ayan, si red line, guys. So as of now, still ranging pa rin tayo dito kay green, ano. And pag sinilip natin to sa ano, ayan, sa higher time frame. So, yan po yung kanyang itsura, guys. Okay, wala pa tayong breakout dito, no? Pero based dito, guys, so once na ano siya, na mag-close sa may taas ng ano, ng 200-day moving average, okay, nagkakaroon siya ng rally. Ayan, no, diba? 2011 hanggang dito, nag-rally. Okay, from here. Tapos hanggang dito, guys. Okay, 200%. Tapos dito. Okay, sobrang taas ng gap up na to, no? Okay, so halos, ano, no, 400%. Nung nag-breakout dun sa may taas nung 200-day moving average. Ayan, tapos nung last is eto nga. Nung 2020. Ayan. So, dito guys. Okay, around here. Tapos, yung peak. Okay, so halos 200%, guys. Okay, so right now, tignan natin kung mauulit ba yung mga ganong dito, play for green, ano? Ayan. Pero wala pa naman kasing breakout dito. Ayan. So, ang support, ulitin natin sa 1.53. Okay, malapit dito, guys. Support. Ayan, tapos yung resistance is nasa 1.7. O, dyan. So, next natin, okay, si Annie. Okay, so wait lang natin, masave. Ayan, punta tayo kay Annie. Okay, so right now, so medyo nag-rally ulit to. Ayan. So, the next big thing for Annie is eto, guys, si 8.11. So, bakit yun? So, based po ito sa ating big picture, guys. Ayan, no, kasi yun yung pinaka-major, ano niya, next major resistance, ano. Ayan, sa 8.1, 8.11, malapit dun, ano. Ayan, tignan natin
kung siya ay magrarally nga. Ayan. Okay, for now, we have here series of higher highs, no? And series of higher lows. Ayan. And as we see, malapit nang mag-overbought tong si Annie sa daily chart. Ayan. Then, syempre, silipin natin sa lower time frame para may confirmation tayo. So, dito guys, overbought na siya. Ayan. So, tignan natin kung flat ba or kikreate pa ng another higher high or lower high na siya dito sa part na to. So, let's see, ano. This coming week, kung ano mangyari kay Annie, guys. Ayan. Kasi dito, oh, di ba, pag sinilip natin yan, high, lower high na yan, guys. Ayan. Tapos dito, high, higher high. So, just in case na mag-extend, good. Ayan. So, still possible pa naman na mag-extend to hanggang dun sa may sinabi natin kanina. Sa 8 point something, ano. Ayan. So, next po natin si 80. Ayan. 80, guys. 80. Check natin. Okay, punta tayo sa daily. So, sa daily, super late kasi na to, no? Pag tinignan natin talaga yung chart. Ayan. So, siguro itago natin si 200 para hindi ganong intrusive. Okay. So, support dito, guys. Sa 3.2. Tapos, yung resistance is andito. Ayan. So, 3.55. Ating resistance dito, no? And, pag sinilip natin tong sa 80, ipa-bounce-bounce lang siya since noong siya ay nalaglag dito, no? October, ano ba to? September 30. Ayan. So, siya ipatalbog-talbog. Ranging siya right now, guys. Ayan, okay? So, tignan natin. Okay, dito medyo, ano siya, paangat siya, pero still... Ayan. Meron tayo dapat basagin dito na level kay RSI ano, sa daily chart. Which is malapit sa 60. Ayan, 58. Ano? Ito yung naging resistance niya before. Since noong April 2022. Ayan. So, right now, tignan natin to. Ayan. Tapos, so, parang may trend line dito. I-check natin. So, pwede ba itong trend line? Okay, so mag-adjust tayo konti. O yan, so pwede naman trend line to guys, ano? Ah, diba? 1, 2, 3, 4, and 5 guys. And tignan natin kung magbe-breakout dito, ano? Kasi trend line pala to. Ayan, tas sa baba, meron ba? Ayan, so pwede ito yung ano natin. Magiging reference natin, guys. Ayan. And so far, yun nga, tignan natin kung magbe-breakout or siya ay mare-reject ulit pababa down to 3.2. Ayan. So, next natin is etong si Globe. Okay, so let's check, guys. Kay Globe. So, kay Globe, guys, still nagpiprint out pa rin siya ng higher low, ano? Okay, so medyo maganda to. At para siyang ranging right now, ano? O, diba? Higher low. So, yun nga lang, wala pa tayo ditong higher high. Okay, dapat si price action is makapanik dito, no? Or si price level dapat makapanik okay, above dito sa 2477 kasi. Ayan, kaya i-assume na natin na sa 25. Okay, so right now, tignan natin
And fresh breakout to, no? Since no nag-fresh breakout, we have here i-throwback. Ayan, tapos push upside. Ayan, tignan natin. Ayan, wala pa naman kasing momentum dito right now. Ayan, so let's see. Let's see. And base kasi rito is na-hit na yung ating trendline eh. Noong July, ano? Ayan, so meron tayo ditong ano na, long-term trendline for globe. Ayan, no? 1, 2, 3. Madami yan, guys. Ayan, no? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos 6 dito. So, yun nga lang, ang ano natin dito, ang kinoconsider natin kasi, is pwedeng buhusan hanggang dito yan. Ayan, kung marerespect tong ano na to, trendline na to, ano? Before. Ayan. So, next natin is mini. Ayan. 16 minutes na tayo. Okay, so mini. Check natin. Wait lang. Mini. Okay, so eto ba yun? Index siya. Okay, talaga ba index? O may iba? Wait lang. So, yun talaga yung lumalabas eh. Ayan. So, ano nga siya? Ano? Index nga siya. Ayan. So, anyways, edi check na rin natin since trending naman siya sa dun sa may socials. Ano? So, dito guys, kay Mini, pag sinilip natin, ayan, mining and oil, naka-base to. So, punta tayo sa weekly, guys. Okay, pag-chinect natin sa higher time frame, ayan. So, ito po itsura niya, guys. So, syempre, magiging support natin dito. So, dito pwede. Okay, malapit sa ano ba to? 9,020. Okay, dyan yung support. Ayan. So, since nung binuhusan to nung July 2020, okay, so meron na tayong recovery dito and sana is mag-hold nga dito if ever man nabubuhusan pa to. Okay. We have here low. Tapos lower low. And, syempre, ito na yung magiging base natin, ano? Low, tas higher low, guys. Ayan. So, medyo maganda na. And, yun nga lang, dapat masustain yan hanggang dito, ano? Or even, kung babagsak pa, is medyo, akumbaga, mag-stay na lang, ano? For example, dito, sa 8,000 level. Ayan. And, so far, pag sinilip natin, ayan, so pwede natin itong gawing reference. Ayan, oh. O, diba? Ayan. So, sa big picture, ito itsura niya. O, diba? So, para siyang double inverse head and shoulder pattern. Ayan, pero syempre, tignan pa rin natin, ano? And okay, for now, yung support dun nga, malapit sa 9,000. Sa 9K level. And syempre, last. So, actually, si SPNEC is hindi naman talaga trending to. Pero sinama na rin natin para pampadami, guys. SPNEC. Okay, silipin natin. Okay, ano ba nangyari dito? Ayan, so right now, medyo nakaka-recover na siya. O, diba? So, medyo maganda. Series of higher lows. Yun nga lang, wala pang breakout. So, yung kasi talagang confirmation natin na mas makakaano to, ano? Mas magra-rally pa-upside kung siya magbe-breakout dito sa may resistance niya, malapit sa 1.2. Ayan. So, yung kasi problem natin,
Ayan. Pero overall, so goods na to, low, lower low, tapos low, higher low. Good thing na yun, guys. Tapos we have here the breakout. Breakout. Ayan, tapos throwback dito. Then push ulit to retest this resistance sa 1.2. Ayan, so ito yung pinaka-crucial resistance for SPNEC right now. Ayan, si 1.2. And sana mag-ano na dyan, ano? Ma-break na yan this coming week. Ayan. And I think tapos na po tayo. And salamat po sa panonood. See you po ulit. Bye-bye. I'm out.